Mula Switzerland, bumiyahe patungong Cambodia si Senador Alan Peter Cayetano kung nasaan si Pangulong Duterte para sa official visit. Sa unang pangarap niya sa media bilang bagong DFA Secretary, pinanindigan ni Cayetano na tama ang lahat ng ipinahayag niya sa Universal Periodic Review ng UN Human Rights Council. Dahil ito unang balita ni JP Soriano. I'm willing to resign, to be jailed, to be exiled if mali yung prinesent ko. Or at the very least, if I intentionally misled anyone. Ito ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang unang press conference bilang bagong talagang Foreign Affairs Secretary. Kaugnay ito sa pinangunahan niyang presentasyon sa Universal Periodic Review sa Geneva, Switzerland, kung saan tinalakay niya ang anyay katotohanan kaugnay sa War on Drugs ni Pangulong Duterte. Sa panayam ng Philippine Media Delegation dito sa Cambodia kung saan dumiretso si Cayetano galing Switzerland, sinabi rin niya na trabaho nilang ipaliwanag ang katotohanan sa mga anyay kasinungalingan kaugnay sa War on Drugs ni Pangulong Duterte. It is our job to give an accurate report. That's what we give it. Will they believe it? It's up to them. Will they not believe it? But we gave our side. And then we opened it up to investigation. Nang siya ay nasa Switzerland, nalaman din daw ni Cayetano na hindi naman daw eksperto sa human rights abuses cases ang UN Special Rapporteur na si Dr. Agnes Calamar. Nagulat ako nung sinabi nung mission natin yun sa that's not what she was teaching in Colombia, and that's not what her focus was on. It was on government accountability, communications, etc. No? And lalong hindi siya expert sa droga. Wala pang tugon si Calamar kaugnay sa sinabi ni Cayetano. Dati nang sinabi ni Pangulong Duterte na si Cayetano ang nais niyang maging DFA secretary. Pero dahil may appointment ban pa noon para sa mga tumakbo sa election 2016, si Perfecto Yasay na muna ang itinalaga niyang bilang DFA secretary na kalaunay ni-reject ng Commission on Appointments dahil sa issue ng citizenship. Ngayon, sabi ni Cayetano, ipagpapatuloy daw niya ang independent foreign policy ng Pilipinas at para raw matiyak na hindi nabubulgar ang mga estratehiya ng Pilipinas sa mga foreign policy katulad ng sa China. Plano raw ni Cayetano na magkaroon ng off-the-record briefings o pag-uusap sa media na hindi pwedeng ibalita. Kinumpirma naman ni Cayetano na ngayong buwang mag-uumpisa ang bilateral talks ng Pilipinas at China para pag-usapan ang issue kaugnay sa South China Sea. Itong May, we will start talking to China bilaterally about the claims of both countries. And the COC, yung conduct on the seas, diba? The code of conduct. Pero ang tungkol sa arbitration ruling na napalaluna ng Pilipinas laban sa China, posible raw hindi nabanggitin. Maaring hindi, but what I'm saying is it doesn't, what matters is it's the claim. It's the same, no? What matters is that China will say, this is their claim, this is our basis. We will say, this is our claim, this is our basis. What words we use, what documents we use. Ang mahalaga raw, ayon kay Cayetano, pag-uusapan ng China at Pilipinas ang tungkol sa code of conduct na siya magbabalangkas ng patakaran kaugnay sa South China Sea. Mula sa Phnom Penh, Cambodia, para sa unang balita, JP Soriano reporting.